Hello everyone. For this interview, I invited a fashion designer who promotes the fashion in Mindanao, and also he was part of Project Runway Philippines Season 4 and was part of the top three. Please welcome Jared Servano. Hi Jared, kumusta? Kumusta Hi, mo? Greg. How are you? Eto, very well. Kumusta ka dyan sa South Cotabato, sa Coronadal City? Well, ito ngayon, Direk, we are, you know naman dito, we are busy because we are doing now our Tinalak Festival. The Tinalak ngayon ba Festival yun? Kasi is considered... Yes? Ngayon ba yun? Ngayon itong mga panahon yeah. na to? Oo, July 19 will be our Tinalak Festival. So kami kasi ako kasi as a consultant of the province regarding of the culture and the arts. So syempre dapat double time din ako to gather the IP, lalo na nga kaya nga akyat baba ako ng bundok ngayon just to see these IPs. Buti na lang Jared wala nang pandemic, no? Kasi during the pandemic, doon na talaga ako nag-stay just to help the people. Alam mo naman yun. Ang swerte niya kasi he stayed there at Lake Cebu is just nandun lang sa ano niya, sa lugar niya. So yeah, and you should dapat direct, ha? Dapat one day you'll be here. Kasi Jared. Lake Cebu now is a very, very good place na talaga. Napakaganda at saka ang gaganda ng mga IP na ngayon. They are more on parang inaano ko na sir, ini-establish ko na kasi sa kanila ngayon yung tinatawag natin na parang communication with the people na talaga. So mas maganda na. Oo. Jared, matanong kita. Bago ka sumali sa Project Runway Philippines, ano ang kwento mo bilang fashion designer? Before ah, okay. Alam mo, Direk, just ko. Ito ha, to make the story shorter. Kasi alam mo, Direk, kami, we are 11 in the family. Okay. No? So tapos, we will raised by our mother who is a seamstress also. Okay. So what we did noon, as I remember talaga, nung maliit pa ako, yung nanay ko, palagi talaga akong dinadala sa, kasi yung naging bread and butter namin during that time, nung mga maliliit kami, will be the ukay-ukay. Kasagsagan talaga ng mga ukay-ukay noon. So ang ginagawa namin noon, para if ever na maganda yung mga fabric, ang ginagawa namin is kinukuha ko yun and then yung fabric na yun tinatastas namin, ginagawa namin damit.
So bago ibebenta. Ano 'yun? So, ang ginagawa mo. Parang ina-up, anong tawag doon? Ina-up, 'di ba meron sinasabi silang yung parang dina-downgrade. Ikaw ina-upgrade mo yung damit. Ganun ba 'yun? Yeah, oo. Kasi doon kasi napapractice din during the very very early age. Doon napapractice yung ano ko, yung mind ko as a designer. Oh. Eh yung nagkataon kasi during that time sobrang dami namin. And then yung bread and butter namin is ganyan lang. So dapat tulungan talaga. Ilan, and then one time, until na pumunta ako ng college, because yung family talaga namin is from Iloilo. So talagang mga malalaking Ilonggo, dakong Ilonggo talaga ako. So when I was in Iloilo, studying sa isang school doon, bali, doon nagpa-practice din, gumagawa ako ng mga costumes, yung lahat mga ganon, costumes, uniforms ng mga ano namin. Kasi during that time, uso-uso yung mga JS na ganyan eh. So yun ang ginagawa ko. So yun ang simula talaga. So until na I do research, I remember talaga, bumibili talaga ako ng mga libro noon. Every time na yung mga interviews. Kasi during that time, mga kasagsagan nila, the late Eddie Badeo during that time. So talagang suking-suki ako ng Woman's Today noon. Teka muna, kasi ilang taon ka nagsimula talaga? Mga ilang taon ka noon? Actually, siguro mga, nag-start ako siguro mga 17 or 18. Diyan so, talaga. Teen ka pa, teen. Oo. So during that time, bali, suking-suki ako ng I don't know if direct tawag dito Vic Sevilla knows this na kasi suking-suki ako noon ng Woman's Today. Sige, tanongin natin si Vic. Kaya di ba during that time yung mga Woman's Today, maraming mga sketches doon. I don't know if yes. Yung mga yes. Luck designers yung mga ano nila ng mga illustrations nila. So yun talaga ang dami-dami kong collection noon ng mga ganyan. Until na hanggang sa nag-college ako, na-adapt ko na talaga at talaga hanggang ngayon para na-adapt ko na talaga yung ganong love ko talaga. Bakit ka naman nag-decide na sumali sa Project Runway Philippines Season 4? Ay nako, ito na kasi direct na ko. So napakahabang ano din yan, explanation. Kasi during the time kasi, Season 1, 2, 3, itong tatlong anak ko, always sabi sa dad, I think you have to join that competition kasi kayang-kaya mo yan. Sabi ko na, please, sabi ko, tama na kasi concentration ko ngayon, bali naghahanap ako ng trabaho para sa inyo because you are still schooling, no? Kasi during that time, just ko mga high school pa, college, mga anak ko. So, talagang kasagsagan yon kasi kapag if ever napapasok ka doon sa Project Runway, although na hindi po mo panalam kung papasok ka doon, so ang mangyayari, talagang you have to stop talaga kasi may mga shoot kayo doon. Punta kayo mawawala ka. Ilang weeks din yon, no? Mawawala ka. At saka months, umalis kami dito. Ano nangyari? Sabi ng mga anak ko, sabi niyo, sige, sabi ko, okay, para maano na kayo, para ma-stop na yung mga ano ninyo, sige, I will join. Nako, eto pa. Talagang hinati nila ako sa Davao kasi baka akala nila hindi ako pupunta doon. Kumari, join lang ako para ma-stop lang. Tapos sabihin ko lang, hindi ako nako ng audition or whatever. So, hinati talaga ako ng mga anak ko. Just to audition doon sa Abrizas. Sila talaga ang nag-ano pa. So, yun ang ginawa nila. So, hanggang sa interview ko, sinamahan talaga ako. So, walang ligtas. Ang galing. So, it's so happy naman, nga Diyos ko, in God's grace, talagang siguro, parang bigay talaga sa akin yun. For out of all the designers na sumali doon, sapagkat dami-daming sumali doon, I am the only one na kinuha from Manila, from Mindanao. Mindanao. So ako lang yung nag-iisang representative ng Mindanao during the time. Pero, di ba reality show yan, di ba? Tayo sa industry, medyo impatient tayo maghintay, yung mga ganyan, yung kung ano-anong nitty-gritty sa mga reality shows, no? Ano yung learnings mo? Ano yung natutunan mo dun sa pagsali mo dyan sa PRP Season 4? Well, aside from natutunan ko, well, I'm so thankful of my mentor Joji Lloren, no? Napaka blessed kaya nga sinasabi ko sa mga anak ko, ako na I'm done with my work kasi with lots of designer na mga magagaling na pagdaanan ko. Like for example, with sandali lang yung samahan namin nila Sir Joji,
Pero ang dami-dami namin nalalaman sa kanya. Una, no? Oo, when it comes to work ethics, lahat-lahat na ganun. Opo. And then, and aside from that, ang isa pa sa natutunan ko doon is talagang, well, although na ako talagang lumaki ako sa pakikisama. Because, syempre, galing talaga kami ng, we're very far in the mainstream. Mm-hmm. So, kailangan talaga namin yung mga pakikisama. So, kaya nga ako, aral-aral ko yung mga pakikisama. So, kaya nga, during that time, if I don't know if you watch the show, the entire show, mm-hmm. pali parang yung mga lots of the designers na parang galing sila sa mga matataas na level, parang, mm-hmm. Naku, wala yan kasi galing lang talaga yung mga ganyan-ganyan. So, ako, well, if that's the case, ako, I just play. So, kailangan mo talaga makipaglaro din kasi competition yan. At the end of the day, competition yan. Dapat meron ka talaga mga plans for the next move kung ano gagawin mo. So, yun ang ginagawa ko. So, hinahayaan ko lang kung ano man ang ibig sabihin nila. Kasi sa reality show, kasi yung mga napapanood kasi natin, most of the time, edited na yun, direct. Edited, diba? Yes. So, edited. Edited na yun. So, hindi na ipapalabas yung totoong nangyayari doon. So, yun talaga, andun talaga yung mga ganun-ganun, yung mga away-away, andun talaga. So, you cannot help that one kasi competition ngayon. So, ako naman, well, kung yan ang ano ninyo, so, wala akong pakialam sa inyo, as long as I do my part, ganun-ganun. So, until sa sobrang pinabayaan ko, until doon, dumating na rin yung bagay na pinabayaan na rin nila kasi so, wala silang makukuha sa akin. Oh, so, ganun lang yun, no? Tapos, Jared, nag-top 3 ka. And then, top 3, di ba? Tapos noon, after nung PRP season 4, naging active ka na. Sumali ka na sa Philippine Fashion Week. Oo. Mga shows ka nang sinalihan. Ano ito? Ano ang meron? Ano sa tingin mo ang meron sa fashion industry? Bakit nag-decide kang mag-stay at magtuloy-tuloy? Hindi, kasi ganito yung direct. After the Project Runway Philippines, di umuwi ako ng province. Kasi sabi ko, parang after that, hindi naman kasi ako nanalo. So parang, ang being a contestant na galing ka sa malayo, parang sabi ko, parang imposible na makapasok ka ng mainstream. So sabi ko, sige, after that, back to normal tayo. Back to everyday life na gano'n. So, concentrate with the children, gano'n sa mga anak. So, yun ang ginawa ko. Until such time, siguro, tinawagan ako ni Miss Josie Natori. Ay, oh. Actually, she's the one who called me nga siya ang naging daan kung bakit umuwi ako ng Maynila. Bumalik ako ng Maynila to pursue the career. Oh. So, ang ginawa niya, sabi niya, Jared, you have to go back here in Manila. And then you mag-join ka ng Manila Fame. Ng exhibit ng Manila Fame. So I was siya pa yung tumawag. Oo. So very ano talaga ako during that time. Kaya nga yung kung isipin mo direct, bali part talaga ng career ko si Miss Josie. Oo, kasi siya talaga yung kauna-unahan na tumawag sa akin to go back in Manila. So yun ang sinali niya ako sa Manila Wear. So, yung kasabahan ko naman yung mga malalaking pangalan in fashion industry. So after that, sabi ko, after the Manila Fame, sabi ko, siyempre, uwi naman tayo ng Manila. Ngayon, talagang pinaglalaban ni Miss Josie na sabi niya, no, the next move ni Jared will be, he will be representing the Philippines for the International Fashion Showcase in London. Ay, oh. So yun ang nangyari, siya talaga ang isa sa mga tao na nagpursige na isa ako sa ipapadala ng Philippines to IFS in London. So until noon, tuloy-tuloy na talaga. With the help also of Sir Wilson Cheng of the Solar. Siya talaga yung, sige, join ka. Siya talaga, very, very proud talaga ako, alam mo, direct. Ni Singkong Duling because during that time kasi walang-wala talaga kami. Kasi syempre may pinapaaral pa ako ng mga anak, ganun-ganun. So during that time, walang-wala talaga. So siguro it's talagang blessing talaga sa akin, these people, na talagang sila yung tumulong sa akin na, sige, aalis ka ni Pisong Duling, wala kang ano. Yung baon ko na pinadala nila from London, pag-uwi ko ganun pa rin. Pero ang dami-dami kong dala. Pero at least it's a good, imagine, no, Josie Natori inviting you to
to be part of that London IFS, di ba? Yeah. Di ba, ang ganda ng ano, nagtiwala talaga sila sa'yo. Kasi yun, nakita talaga yung talent mo, Jared. Tapos, ano po? Nakita talaga yung talent mo, kaya talaga yeah, nag-pursue si Josie. Mm-hmm. Di ba? Now, Jared, taga Mindanao ka, at pinopromote mo yung weave ng region mo, no? Yung region mo, may iba-ibang weaves eh, di ba? Bukod sa Tinalak, yeah, pa naman pa, di ba? Yeah. At i-incorporate mo siya sa mga gawa mo na damit. Mm. Okay, pwede bang makwento mo sa ating mga nanonood, ano ba ang special dyan sa weave ninyo? Bakit ganun na lang yung pagmamahal mo sa weave mo? During the time kasi Derek, kasi during the time kasi yung tinalak natin ng natinalak natin of the Tivoli in the tabi of the Blaan. During the time kasi bali pwede pa natin siyang gawing mga damit during the time, no? Kasi ngayon kasi we have these laws na kasi may mga law na kasi tayo ngayon especially from the IPMR or the NCIP na hindi mo na pwedeng gamitin yung mga fabric na yon no, without any consent with them. So ako naman okay, as a consultant of those IPs, ang pinopromote ko talaga is the nisif or the embroidery of the Tibolis. Tibolis. So ito yung mga embroideries nila. So yun ang ginagawa ko. Yan, yung suot talaga, mo? Yung suot mo? So, yeah, this is embroidery. Okay. This is the handmade embroidery of the Tiboli. Okay. So yun ang ginagawa ko direct. Bali, ang ginagawa ko is in-incorporate ko sila na parang hindi ko, yun na ini-educate ko yung mga ibang yung through my work na hindi mo basta-basta pwedeng gamitin yung mga fabric. Kaya nga minsan na ano ako eh sometimes nga well with all the respect naman with the other designers no. Minsan kasi nakikita ko na ako kahit especially the designers na talagang magagaling na like for example using the fabric that tinalak or the tabi na para kinakat. Actually that's a big no-no for us. So parang ano, so parang tinatawag ko na ganun ka importante yung tinalak namin, yung fabric namin. Kasi hindi yan ginagawa ng mga tao, ng mga IP na with all the ano na ginagawa lang nila ng simple-simple lang. Galing talaga sa panaginip nila yung direct. That's why that's how important the tinalak to us. No? So yung tinalak namin, hindi namin yan pinapagamit because sa amin kasi or sa kanila, that is very sacred. Ni hindi mo nga pwedeng gamitin chinelas yan or tinatapakan. And before you cut the tinalak, kailangan kagatin mo yan or else they believe na talagang magkaroon ka ng mga sumpa if you don't kagat the tinalak before you cut. Ah, kakagatin yung tela? Kagatin mo na yung tinalak before you will cut. Or else, kasi we believe na kapag kinat mo yan siya, na hindi mo siya kinagat, yung sumpa, magiging ano sa life mo. Oh, and ganun. That's relief. May ganun. Oo, kaya nga sometimes sabi ko, nakun, sana yung mga ibang designers, ano, dapat before they will use the tinalak, sana they will research muna. Oo, yung mga nanonood dyan, pakinggan nyo ha. Kasi yung ibang, may mga nanonood na ibang designers eh. Para lang alam nila. Oo nga, sana before kaya nga ako, I'm very particular about my dress, no? Kasi ako kasi, talagang hindi lang kasi dito, well, ako, I respect naman the designers kasi talagang sa sobrang kagalingan ng mga utak nila, mm-hmm, yun talaga na ano na talaga yung ano nila, yung pananaw nila sa fashion nila na ano, sa aesthetics nila. Kaya lang, if you research or if you know the fabric, saan galing yan, so malalaman mo, ay, hindi pala pwede to. Kasi, we have a lot of weaves here, di ba? Ang dami-dami natin, especially in the Philippines, ang dami-dami. Uh-oh. Kaya lang, sa kanila, you are free. You are free to cut their fabric. Lalo like, for example, the Abel Iloco of the, di ba? So, normal lang sa kanila yun. Eh, sa amin, hindi pwede yun direct. Oh. Dapat, oo. So, kaya nyo, nga sana, sana yung mga designers before they will cut the tinalak, they will research also kung ano ang pinanggalingan ng mga tinalak na yan, mga ganun-ganun. Pati ako natuto ngayon, see, imagine. Kasi akala ko was just crafting and making a dress. Yung pala, meron pang ritual yan na... Oo, may ritual talaga. And Derek, ha, the tinalak, that's how special the fabric for us. Kasi bago ginagawa yan,
Hindi basta-basta yan, ang dami-daming rituals. Oh, Napakaraming rituals okay. direct. I hopefully ha, hopefully someday you can go here para makita mo ang ritual Oo paano naman, ginagawa Jared, yan. minsan magagawi ako dyan. Panigurado yan. Bah, Oh, panigurado yan sa auto so that pala. you should know, you can see in actual talaga kung paano ginagawa yan. Napakahirap direct. At Jared, hindi ginagawa yan ng mga taong hindi dreamweavers. Oh, kaya Dreamweavers ka, collab Yeah, oo, ganun Dreamweavers. ka special ang fabric ko. Jared, nakikita ko yung damit mo sa likuran, no? Ah, Nakikita okay. ko yan, meron kang, at least nakita ko. Ano ba, pakisabi naman ako, alam ko na more or less, no? Ano ba ang Jared Servano line? Well, ang Jared Servano line is all about, hindi lang siya badamit. Andun yung tinatawag namin na kultura at saka ang mga pamana sa amin na mga katutubo namin. Doon makikita, no? So it's not just an ordinary dress na tinahi mo lang siya, binili mo yung fabric, tinahi mo, dress na siya. No, it's not. So lahat-lahat direct na mga nakaborda sa amin diyan, may meaning yan. Like for example, this one is the shield. So bago namin paborda yan sa aming mga damit, dapat may mga meaning yan. So hindi lang siya yan na meaning na talaga, hindi lang siya yung damit lang na nakikita natin into the store na, ay naku, pinagawa ko to sa ano. Kasi, Correct. I know a lot of designers na pumunta rin ng ano, ng Lake Cebu. And they are incorporating also the works of the Tibole or the Blaans in their dresses. Pero parang mali eh. Parang alam mo yun, parang may mali eh. Parang they don't know what's the meaning of that burda in the ano. Oh, basta they telling lang di burda. O sige, burdahan nyo lang siya, okay na yan. Correct. Pero they don't know the meaning. No? So hindi siya muna ano, ang ganda ng mga damit. Oo, yun sa mga taong walang alam. But if you know the particular images of the burda, talagang dapat maging aware ka doon. Oh. Kasi hindi mo alam, baka libingan na yung pinuburda dyan. Ay! So, yeah. ayan. So, coming sa isang designer na based sa Coronadal City. Oo, at saka talaga, ako kasi direct, I've been in this community for how many years? So, hindi ko talaga ako, kaya nga sabi ko direct, kapag someday, kapag in-invite niyo ako, talagang a-attend talaga ako ng mga actual lapan so that they will know. They will know the real dress or the real Tiboli dress talaga. Oh, yan na eh, hindi diba? Lang talaga siya dress na kung dress lang. They are special dress. Oo. Jared, matanong lang kita, hypothetical lang ha. Paano pag mayroong isang tao na lumapit sa iyo, ayaw niya yung tinalak or yung tela, gusto niya ibang tela ipapagawa sa iyo. Gagawin mo ba? Well, actually, siyempre, just pang plastic mo naman na hindi ka, lalo na kung babayad yun. Di ba? Actually, ang isang tao ang nag-educate sa akin ito, si Direk na, ano, ni Direk na Joey Spino. Ah, yes. Naku, tanggapin mo yan, Jared. Sayang din yan. Tsaka negosyo eh. Negosyo pa din. We do. Kaya ka doon na talaga dumadating yung artistry ano namin, sense namin when we are doing the dress, because wala kaming tinatapakang either kultura, wala kaming tinatapakang tawag dito tradisyon, because it's a common fabric. So well, as a designer, professional naman kami when doing dresses. So, okay, kung anong gusto mo, kasi client yan sila eh. Sayang din yun. Oh, of course. Diba? Tanggapin natin, hindi client din yun. Client din. Diba? No? Tatanggi ka sa grasya. Alangan. Diyos ko, hirap kayo. Wala pambili ng gigas ngayon. Anyway, Jared, matanong kita. You have 3 children. Tatay anak mo, di ba? Anong nasasabi nila sa pinili mong career? Well, direct, until now, they are very, very supportive with me. Sabi nga nila sa akin, you know, Dad, yung legacy mo is very, lalo especially here in South Cotabato, ha? Yung legacy ko daw, is hindi na talaga pwedeng, ano, hindi na pwede talagang iwala. Kasi,
for all the designers here in South Cotabato, ang dami-dami ng sumisikat na mga designer dito sa from South Cotabato. Mm-hmm. Actually, ako lang talaga yung culture-based na designer na nag-concentrate on that certain tribe. So yun ang sabi sa akin mga anak ko. I'm so thankful din kasi itong collab kasi, bali partnership namin to ng anak ko na babae. And she's also in design also. Kaya she's very open. Ah, talaga? Nagde-design na rin. Yeah, she's also in design. Most of the products here in our gallery is design niya, original design niya. Oh, so talaga may katuwang ka na dyan. May kasama ka na. Oo. So yun ang kagandahan, Derek. And then my eldest kasi is an architect. So siya ang nagde-design ng mga certain shapes ng mga accessories namin, and then yun ang pinagpagawa namin. Ay, very good. So ang ganda kasi it's a collaboration kasi na parang minahal na namin lahat, minahal na ng mga anak ko kung ano yung naging daan kung bakit sila naka-definish studies, kung ano yung naging so they love the work na. Mabuti so, kahit naman, may mga sarili na sila mga trabaho in their own respective careers, hindi talaga nawawala yung bonding namin when we are doing a certain dresses na galing talaga sa mga katutubo. That's why we are very open helping people na mga especially VIPs. Ay, that's very good. Pero ito, Jared, matanong kita. Kasi sabi ko nga kanina before we started, Ang aking audience is number 1, 18 to 25. Ang number 2 ko, 14 to 17. So aspirational ito, 'di ba? Anong masasabi mo sa isang bata na gustong maging katulad mo? Direk, no. Sa mga ganyang klase kasi ng mga I always like for example ako, I have a lot of students here na mga kasi ako kasi direk, bali in-educate ko rin yung mga kabataang mga tiboli. Kabataang tiboli at kabataang blaan who has this talent also in designing. Ayan, so I don't concentrate dun sa mga tao, sa mga kabataan dito na mga mahilig lang mag-design. But yung mga designer na mga tibolis at sa mga ITs, dun ako nagko-concentrate. So palagi kong sinasabi talaga sa kanila, always look back. No? You have to go, balikan nyo talaga kung saan kayo galing. No? Kaya, like, for example, ako kung if ever na hindi ko binalikan, siguro sobrang kumikita na talaga ako dyan sa mainstream industry. Mm-hmm. Kasi kung yan lang talaga ang isip ko, kasi ang dami-dami na mga sumisikat na mga lalo na ngayon ako, I have a lot of mga artisans na pwede kong hingal ng mga product na ganyan, kung gustuhin ko lang. Mm-hmm. But you know what? Talagang bumabalik talaga ako direct. Kasi parang, you know, at my age kasi, hindi natin sinasabi natin na parang kumpleto na yung life ko. I'm so happy helping people. So that's why sinasabi ko sa mga kabataan ngayon, if you wanted to be a designer, huwag niyong kalimutan yung being a Pinoy. Dapat sa damit niyo, talaga andun talaga yung gawang Pinoy. Kasi iba talaga direk, di ba? Kasi like, for example, ngayon nakikita mo ngayon sa media ngayon, lahat-lahat pare-pareha na rin di ba? The silhouette, the whatever, di ba? Nakikita mo yon? I don't know ha, pero ako, parang ganoon na lahat-lahat yung pananaw ko Parang lahat-lahat, hindi mo na malalaman kung sinong original Pero makikita mo talaga kung if you are original, no, kung nakikita mo doon yung pagka-Pilipinismo talaga ng damit mo, andun. Napakaganda. So yun talaga ang palagi kong sinasabi sa kanila. So, huwag niyong kalimutan na Pinoy kayo. Don't rely on what you see sa kung ano nakikita niyo sa media or whatever. So moving Pandaan forward, mas maganda pa rin may mga tatak Pinoy. Moving forward, Jared, ano ang plano mo? Ano ang plano mo? Sabihin na natin, 5 years, 10 years from now, ano ang plano mo bilang fashion, bilang designer? Well, actually ngayon, Derek, actually we are starting now. Ang plan ko talaga ngayon, Derek, well, with the help of the mainstream na mga tao katulad ninyo na andyan kayo, no, na sana mabigyan kami ng panahon na to join the actual na mga shows ninyo diyan so that we can kasi ngayon direk hindi na importante sa amin dito ngayon yung name na name as a designer ang importante sa amin kasi ngayon dito especially with my kids or my children na
na talagang maipaano namin talaga, maiangat talaga namin yung gawang katutubo namin. Katutubo, oo. Yun lang talaga ang ano namin, ang dream namin ngayon. Na hindi lang sila matatawag na katutubo na galing lang sa bundok. But they are the katutubo na ang mga totoong artisan. They are the true designers. Jared, anong tawag doon sa katutubo, yung mga indigenous people nyo dyan? Anong tawag sa kanila? Kasi ang South Cotabato kasi, we have this tree. We have this tree katutubo talaga na mga name. We have the Tiboli of the Lake Cebu. And we have the Blaans of the Pulumulok and in the area sa first district namin. Okay. So napakataas, nasa paanan ng bundok na yan direct. Pero palagi ako andun. Kabayo lang talaga tatapat doon. Talaga? Nung pandemic, ganun ang ginagawa mo? Kasi di ba nandun ka? Yes! Nag-immerse ka doon. Diba? Until now. So hindi ka nagsastop. Okay. We don't stop working. Kailan ka babalik doon? Actually, mamaya-maya, balik naman ako doon. Diyos ko, Lord. Swerte ko lang pala at na-timingan kita. Nandyan ka sa... Oo, kaya nga sabi ko, after na lang the interview of Direk Kata, sabi ko, saka na lang ako aakyat. Kasi, kailangan ko kasi na maano kasi, ako, I am the only designers direct na nagdala sa kanila dito sa Kabihasnan. Kasi this Tinalak Festival kasi, talaga pinaglalaban ko sila na dapat magkaroon sila ng importansya na makilala ng mga tao dito sa Kabihasnan. That's why I put a show na sila ang bida talaga. Oo. So, ito ano to? So, ang dami-dami ng mga designers dito, direk, wala pang gumagawa ng ganyan. Eka, ako lang talaga gumagawa ng ganyan. May fashion show ka dyan. Kailan? Ano, it's not really a fashion show, but it's an exhibit na talaga mga gawa nila na tinulungan ko na sila how to develop the works. Alam mo, Jared, alam mo, buti na lang matyaga ka, no? Tulungan sila at i-promote ang ating mga... Oo, direct. Actually, sa lahat ng mga designers dito, direct, lahat, wala... Nakuha na nila yung mga pangalan nila into... Nagkaroon sila mga names into... Pero wala talaga, ano. So, kung sino ang gagawa, kung walang gagawa, is sino? Oo nga. Jared... Anyway, ako naman kasi... Hindi ko naman kasi kailangan ng ano. Basta importante sa amin ngayon na talaga matulungan sila kasi this is the only way that we can help. Kasi wala naman kaming term para i-share sa kanila. Jared, tuloy-tuloy lang ang pagtulong mo sa IP sa at i-promote yung ating mga gawa. Kasi, yes, we do, Direk. Truly Filipino. Yan talaga yun. Oh, salamat po, Direk. At saka also, I would like also to thank you na binigyan mo kami ng pagkakataon to talk with you regarding of this. Kasi kung nang dahil sa inyo, at least naipaano din namin yung mga ano namin sa aming kultura. Basta Jared, one of these days, i-inform kita pag magawi ako sa bandang South Cotabato. Inform yes, naman kita, please, definitely. Direk. Ha? Oo. But in the meantime, maraming salamat sa iyong pagpapaumila. Thank you so much, Direk. Salamat. Thank you, Jared. God bless. Okay.